Chloe, ito na nga ba ang banta kapag bumalik si Kaloy sa pamilya? Mainit ang pinag-uusapan ngayon ang balitang ito tungkol sa umano'y banta ni Chloe na kanyang gagawin kapag bumalik si Kaloy sa sarili niyang pamilya. Kilala nga ang girlfriend ni Kaloy na si Chloe bilang Palaban. Kamakailan lamang nga ay naglabas si Chloe ng resibo na ipinapakita ang pambabash umano sa kanya ng pamilyang Yulo, lalo na ng ina ng Olympic champion na si Angelica. Ilan lamang sa napintasan na yung hubadera photos ng content creator sa ilang Facebook post. Makikita rin ang mga pang-aasar ng kapatid ni Carlos kay Chloe na inilalarawan pa nila itong isang independent woman na nagkukunwaring unbothered pero hindi naman makapagrenta ng lugar para sa sarili at umaasa lamang sa libreng airplane tickets upang makapag-travel. Bahagi nga ng caption ni Chloe sa kanyang post, "I'm not here to please anyone. I know what I did and didn't." Aniya pa, wala na siyang pakialam kung paniwalaan siya o hindi dahil alam niya ang katotohanan. "I know my truth and so does the people around me. Most especially, mahal Carlos. The universe has my back," say pa ni Chloe. Samantala, mula nga noong nanalo si Kaloy sa Paris Olympics ay wala pang ni isang balita na umuwi siya sa kanilang tahanan. At ngayon nga ay mainit na usap-usapan ng banta umano ni Chloe kay Kaloy kapag umuwi ito sa kanyang pamilya. Hanggang ngayon nga ay trending pa rin ang away pamilya ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Bago nga maglabas si Chloe ng kanyang resibo tungkol sa pagpaparinig sa kanya ng pamilya ni Kaloy, ay una nang nag-post ang isang coach na malapit sa pamilya Yulo tungkol sa lumalalang issue ng pamilya at ni Chloe. Hindi na nga nakapagtimpi ang gymnast coach na si Gerard Fajardo sa patuloy na pagbabatikos bilang masamang ina kay Angelica. Dahil rin sa sunod-sunod na buwelta ni Chloe laban sa ina ng kanyang karelasyon. Ngunit isa nga sa pumukaw ng atensyon ang madlaayang banta ni Chloe kay Kaloy kapag umuwi ito sa kanyang pamilya. Revelasyon nga ni Coach Gerald. "Diba after kausapin si Kaloy para sa paghahanda sa Olympics, sinabi mong hindi ka priority ni Kaloy? Hindi ka pa ba priority magka-live-in na nga kayo? Tapos yung oras na uuwi na si Kaloy papunta sa pamilya niya, anong ginawa mo? Sinabi mo diba magpapakamatay ka? Buo ang loob ni Kaloy na lumaban sa 2024 Olympics. Handa ang lahat. Lalong handa siya. Oo, naka-gold kayo. Dalawa pa. Pero paano kung wala ka? Malamang maka-all-around pa yan." Maraming netizens nga ang nagbigay ng komento tungkol sa pagbabantang ito ni Chloe kay Kaloy. "Ang nagpapakamatay di yan magsasabi. Nanakot lang para mapigil pag-uwi ni Carlos. Takot mawala ng milyon pag napakawalan niya si Kaloy. Kaya tinatakot. Di gawin niya, sa Diyos naman siya magkakasala. Nanakot pa. Hiwalayan mo yan, Carlos. Under the saya ang labas mo dyan. Wow, grabe naman yung napiling babae ni Kaloy. Lagot siya dyan, baka yan na ang karma niya sa buhay. Sa pagtalikod sa magulang niya at sa ginawa niya sa nanay niya." Sa huling bahagi nga ng post na ito ni Coach Gerald ay nag-iwan siya ng mensahe kay Chloe. "Nasubukan mo bang magpasalamat man lang? Kasi nakilala mo yung anak. Nagkaroon ka ng Kaloy at sila ang nawalan. Goal mo pa rin talagang punuin ng galit ang puso ni Kaloy para masigurado mong ikaw lang at wala ng iba. Well, masyado pang maaga. Hindi pa tapos ang laban. Tandaan mo, marami ka pang laban na kakaharapin. Hindi laging nasa'yo ang ilaw. Hindi laging na kay Kaloy ang liwanag. Hindi din laging nakaayon sa inyo ang lahat." Sa kabila ng paratang na ito, wala pang inilalabas sa opisyal na pahayag mula kina Carlos at Chloe.